Hi guys, good morning. Ito na ang pangyang mom, Shalai. Gandang-gandang morning. Kamusta na po kayong lahat? Ngayon, bigyan natin ng feedback yung anti-terror bill law na nirarush ngayon ni Pangulong Duterte na maisa batas. Bakit kailangan natin? Maraming galit dito, lalo na yung mga artista. At marami rin namang sang-ayon dito. So, hati na naman ang ating law pagdating sa ganito. Kasi, para sa akin to ha, wala akong pakialam yung para sa inyo ha. Vlog ko to, kaya walang aangal. Para sa akin, tama ang anti-bill law. Anti-terror bill law. Bakit? Unang-una, yung mga kumakalaban, nagbibigay ng fake news o ano pa man, medyo tatahimik sila kasi matatakot sila. Pangalawa, yung mga nagrarally na yan na estudyante na pinag-aaral ng pamahalaan, sila yung unang-unang ayaw nito eh. At saka, bakit ayaw nyo? Diba? Para lang to sa mga terorista. Diba? Para lang to sa mga NPA dapat. Kung wala naman tayong ginagawang masama, ano ba nakatakot mo sa anti-terror bill law? Dapat nga matuwa ka pa eh, kasi NPA, sa bagay, maraming nagbabalat kayo na kunyari hindi NPA, tapos sila pa yung pinag-aaral ng pamahalaan, di ba? So, napaka sa kanila nito, napakasaklap. Tapos yung mga artistang ayaw na kadalasan nasa ABS, kasi baka yung mga balak nila na mag-rally or ano, what else, ba diba? Makulong lang sila or whatever. Teka nga naman, bago nyo muna hadlangan ang anti-terror bill law, dapat alamin nyo muna kung ano yung laman nito. Hindi yung satsat kayo ng satsat. Lalo na yung mga nag-rally na mga estudyante, hindi ba kayo nahihiya sa mga magulang nyo? Hindi ba kayo nahihiya sa gobyerno na kayo mismo ang pinag-aaral ng gobyerno tapos kayo pa yung nagrarally? Di ba dapat yung nagrarally yung mga nandiyan sa private sectors, private schools? Kasi hindi sila pinoproteksyonan or hindi sila pinag-aaral ng pamahalaan. Kayo, dapat kayong lahat pro pamahalaan eh. Kasi nakikinabang kayo ng bongga. Di ba? Nakikinabang kayo ng bongga sa mga proyekto ng pamahalaan, ng Pangulo. Pero wala kayong ginawa kung hindi mag-rally na mag-rally. Di ba? Yung mga kahit sino yata ang Pangulo eh. Lahat naman ay ata na nagdaang Pangulo eh. Kayo si rally. May narinig pa ako, magra-rally daw ang hindi sumama sa rally, magpadala na lang sa GCash ng pera. Ibig sabihin, lahat na nagra-rally, hihingian nyo ng pera. Para ano? Diba? Wala ka kwenta-kwenta. Ayaw nyo ng terror bill. Hindi ba kayo naaawa dun sa mga tao na pinapatay ng mga NPA? Nang walang kamuang-muang, yung mga militar natin na nagdi-deliver lang ng pagkain. Yung mga yon. Paano yon? Mga pinatay na lang sila nang walang kalaban-laban. Inagaw yung mga bigas, mga pagkain na dala-dala nila. Paano? Paano yon? 'Di ba? Paano ang magiging cost nun sa inyo? Hindi kayo naawa sa ganun? Tapos yung mga nasa Mindanao na yung mga NPA, yung mga lupain nila kinuha. Diba? Kinuha ng mga NPA. Kada ani kukunin ng NPA. Tapos yung mga kahayupan nila kinukuha ng NPA. Anong tawag nyo doon? Anong gagawin nyo doon sa mga ganung bagay? Babaliwalain nyo na lang? Sila yung naghihirap, tapos iba yung makikinabang? Tapos gaganyan-ganyan kayo? Ano, papabayaan nyo na lang ang NPA na ganun na lang? Na kunin na lang kung ano yung gusto nilang kunin?
'Di ba? Ano, pababayaan na lang din natin sila na yung pamahalaan natin is hindi nila sundin. Pabayaan na lang natin sirain. Ganun, 'di ba? Anong gusto niyo? Anong gusto niyo mangyari? Bakit ayaw niyo noon? Kung wala naman kayong gagawing masama, bakit? Hindi, para sa akin, hindi siya labag sa batas ng pantao, yung sa rights ng tao, hindi siya labag. Inaano lang yan, isa sa batas para madisiplina at mawala ang terorismo sa buong bansa. Bakit sinasabi niyo pa ngayong pandemic? Bakit ngayong pandemic pa? Bakit kailangan ngayon pa tawag dito? Ibabatas? Bakit minamadali ngayon? Alam niyo kung bakit? Kasi ramdam ng pamahalaan na may ginagawa kayong balak sa pamahalaan. Tunog nila yun. Diba? So, kailangan itong batas na to para hindi matuloy kung ano yung dapat ituloy. Dahil lubog na nga yung bansa eh. Pabayaan na lang natin bumagsak yung pamahalaan kasi walang napupunta na pera sa pamahalaan. Ganun ba? Ganun ba yung gusto nyo mangyari? Babaksak yung pamahalaan, mawawala yung governance kasi pinababaksak nyo kasi ayaw nyo ng maayos na transaksyon. Ayaw nyo ng maayos na buhay. Ayaw nyo ng maayos na politiko. Bakit sa Taiwan? Bakit dito sa Taiwan? Pag eleksyon, tahimik. Pag eleksyon, walang pila. Pag eleksyon, walang flying voters. Pag eleksyon, wala lahat. Napakamatiwasay. Piling ko, walang tao dito sa Taiwan eh. Kasi lahat sila sumusunod. Lahat sila may disiplina sa sarili nila. Bakit hindi kumalat yung COVID? Kasi mismong tao concern sa sarili nila. Hindi concern sa pera na papasok sa kanila. Example, yung mga mayayaman na yan, yung nasa gobyernong nasa gobyerno na kumukotong, may pera na nga sila, kukotong pa sila eh. Kukunin pa nila yung para sa mga maliliit na tao eh. Pero kung walang ganon, kung dire-diretso, maganda ang buhay. Ayahay ang buhay. Di ba? Hindi dapat puro kontra. Hindi pwede, hindi lahat kukontrahin nyo sa pamahalaan. Kasalanan ni pamahalaan yung ganito, kasalanan ni pamahalaan yung ganito. Kasalanan na lang lahat. Di ba? Hindi natin nakikita yung magagandang way, magagandang nagawa ng pamahalaan para sa atin. Maganda yan, anti-terrorist law. Wala ng NPA. Mawawala ang NPA. Bakit sa Mindanao na walang ba may NPA? Meron dyan sa sa Bulacan. Apakadaming NPA dyan. Yung mga magnanakaw na sinasabi nila na kumukuha ng mga lupain. Meron mga nagbabalat kayo na kunyari mayaman, kunyari hindi sila NPA. Pero mga NPA sila, mga pasikreto. Mas, dapat nga, bigyan pa ng malaking termino si Pangulong Duterte para magampanan pa niya yung iba. Para nakita niyo dati ang daming adik na nasa labas lang, malaya sila. Ngayon medyo takot na kasi si Duterte ang bukang bibig lalo na ng ibang bansa. Buti pa nga ibang bansa ina-appreciate nila yung mga ginagawa ni Tatay Digong. Pero tayo, hindi natin na-appreciate yun. So, hard. Yung mga hard na, katulad yung mga, sila ano? Sila, Lenzy Lawan, mga hindi, mga ano na lang yan eh, mga nagtatanga-tangahan sa gobyerno. Kasi, sa bagay, iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng mga sinasabi, iba-iba tayo ng pamamalakad sa buhay, iba-iba tayo ng paniniwala. Hindi, tanggapin natin yung mga paniniwala nila, tanggapin natin yung mga gusto nila, tanggapin natin yung mga gagawin nila. Pero tanggapin din nila kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa pamahalaan. Kung hindi nila tanggap, manahimik na lang kayong lahat. Diba?
Mga estudyante yung UP na yan. Ayaw yung sa pamahalaan. Huwag kayong mag-aral sa public. Huwag kayong mag-aral sa UP. Kasi sayang kayo eh. Tapos ano, kayo yung magiging attorney, magiging ayan yung pupunta sa gobyerno, maging tao ng gobyerno, magiging senator, magiging kongresista, magiging mayor. Yung ganyan mga tao. Tapos ano, kung sino na naman nakaupo, sila na naman yung pipigilan nyo. Diba? Kung sino yung mga nakaupo, sila yung gagawin nyo ng paraan para bumagsak. Sunod-sunod naman yung pagbaksan ng mga Pangulo. Pangulong Erap. Pangulong Gloria. Misa kasalanan na rin natin eh. Hindi lahat ng kasalanan nila Erap eh. Hindi lahat kasalanan ng Gloria. Yung mga tao na nakapalibot sa kanila ang tunay na may sala. Yung mga nagtuturo sa kanila. Kung paano ko. Kasi lahat yan may advisor. Lahat ng tao may advisor, lahat ng tao, lahat ng nakaupo na yan, bago sila magsalita, kailangan muna nila yung salita ng iba, bulong ng iba. Ganun kasimple, di ba? So, yun lang. Kayo ba anti-terror law? Kayo? Terror bill law? O pro? Ano yung masasabi nyo? Comment down below po kung ano po yung mga masasabi niyo sa anti-terror law na ginagawa ngayon ng pamahalaan. So, maraming salamat sa aking mga subscribers. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe on channel and please click the tiny bell para sigurado kayong updated sa aking mga videos. Bye-bye! Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon ang pamahalaan na isabatas ang anti-terror bill? Nang mapayapa, na walang away at na walang kontra. Bakit kailangan natin silang kontrahin? Bakit? Nung panahon ni Marcos, lahat ng mga project niya, hinahadlangan natin. Pero ano, napapakinabangan natin sila ngayon. Diba? Bakit kailangan tayong parating magprotesta basta may naisip na maganda ang Pangulo? Matalino ang Pangulo. Matalino siya, kaya alam niya kung ano yung tama at mali. Matalino siya, kaya alam niya kung ano yung mga dapat. Lalo na siguro kung si Bongbong Marcos ang naging vice president this time. Baka wala tayong nagawa. Baka wala mo nagawa yung mga antay dyan, antay Duterte dyan. Diba? Kaya, parang ano nga lang ang ginawa eh. Para nasa gitna. Kaya pinanalo si Vice President at saka si Presidente, sila ang pinagtandem para nasa gitna. Para nga naman mawala para hindi naman mawala sa mapa ang mga dilawan. Para hindi mawala sa mapa yung mga antay. Kasi pag yung dalawa pinagtandem mo, yung parehas na pro-government, malamang ang pamahalaan natin ay wala nang nakapigil na mga antay. Diba? Minsan tama din para may masabing kontrabida lang tayo. Diba? Kasi ang palabas, ang isang palabas, hindi mo masasabing palabas pag walang kontrabida. So, ganun din sa gobyerno. Kailangan ang bida, parating may nakalakip na kontrabida. Kasi hindi maganda yung labanan pag walang kontrabida. So, si Presidente ang bida, si Vice President ang kontrabida. Diba? Parating may kontrabida, parating may antay. Bakit kailangan may antay? Diba? Bakit kailangan bumuo ang isang tao ng mga antay? Minsan nga yung mga antay na yan, kahit alam nilang yung tama na yung ginagawa ng gobyerno, alam nilang tama na lahat, pero sila nagbubulag-bulagan sa tama, di ba? Pero tayo, yung mga mali, hindi tayo nagbubulag-bulagan. Gets nyo? Gets nyo yung sinasabi ko? Mga bulag tayo sa mga proyekto ng pamahalaan, mga ginagawa ng tama ng pamahalaan. Bulag tayong lahat dun. Alam nyo kung bakit?
Kasi ginagawa lang natin pa ngayon sarili natin. Ayaw nating magising sa katotohanan na ito is itong bagay na to tama, 'di ba? Ayaw nating magising sa ganun eh. Kontrabida lang tayo. Wala, parang ano, wala lang tayong magawa. Yan sa mga lensilawan, kung sino man yung nandyan, imbis na proteksyonan, imbis na pagmalaksakitan, imbis na gumawa tayo ng tama para sa Pangulo, para sa pamahalaan na lang, para sa buong bansa. Wala eh. Kontra lang tayo eh. Alam niyo kung bakit maraming kontra? Kasi hindi nila magawang makapagwalwal o mailabas o yung maipa sa katuparan yung mga maling ginagawa nila. Katulad ng mga yan, katulad ng ABS, yung mga negosyanteng malalaki na yan. Hindi nagbabayad sa pamahalaan ng tax, ng tamang tax. O, pababayaan na lang natin na ganun? Pababayaan na lang natin sila na hindi bayaran ng tax natin, yung tax natin, samantalang sila yung kumikita ng malaki?